Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ako po si Brother Mandy Paharda. Nais ko pong magbigay ng aking totoo para sa kapurihan lamang ng ating Diyos sa buhay. At para sa inyo upang maging encouragement kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ako po ay tinatawag na isang survivor na nakasurvive dahil sa coronavirus. By the way, ang diagnosis po ng according sa aking discharge paper ay acute kidney failure specified, coronavirus infection, hypertension, difficult airway for intubation, delay gastric emptying, hypokalemia, and hypothyroid. So, start po ito nung May 2, nakaranas po ako ng mild fever, 37.5. Nagulat po ako kasi sa tagal ko na dito sa UAA, hindi basta-basta ako nilalagnat. Paulit-ulit po bumabalik yung fever ko hanggang May 6, nagpunta na ako sa SQMC for COVID test. Doon, tinitest nila ako, ECG, X-ray, CT scan, blood, at binigyan ako ng medicine for virus. So, nagsuspect na ako na positive ako. At night, nag-message sa akin yung CEHA for another testing. In May 7, nagpunta po ako sa Aluado for testing. At naroon, ang taas ng dagdag po. So, din ako tinest, dinala ako diretso sa MAPRAC Hospital. Sa MAPRAC, dinala ako sa isang ward. Pinapainom ng gamot, minomonitor ng nurse, tsaka ng doctor. Nag-stay po ako ng 4 days pero sa halip na mag-improve, lalo ako nabitlit o nanghina ako. Hanggang sa dinala ako sa isang room, tapos sabi nila, hindi na daw tumatalab yung gamot sa akin. Alam ko, dalawa po kami doon. At yung mga next na pangyayari, hindi ko na alam. Nagbalik yung aking isipan pandinig na hallucination time nung naghihintay ako ng turn ko para sa intubation period. Intubation procedure. Narinig ko pa nga, sabi, uunahin natin itong isa, saka natin susunod ng isa. While waiting, nakarating na kaman ako. Ayun, wala na, nakalagot na. So, natakot po ako. At yung mga sinunod, yun nga, sinunod nila ako. At ramdam ko yung pag-insert nila ng metal sa bibig ko. And then yung pagpasok ng dalawang tubo sa bibig ko. Yung next procedure po ay sobrang hirap din. Hindi ko alam kung ano yun, pero pag imumulat ko yung mata ko, umiikot yung paligid, nag-upside down ng lahat. So, pikit na lang ako. After that, may sumunod pa, pero hindi ko na po alam. Ano. Yung mga next thing na happen, ay sobrang hirap ng pakiramdam ko. Halos sumisigaw na ako, wala namang magawa yung ibang nurse, nakatingin lang sa salamin. So, ang gagawin ko, pipikit na lang. At habang nakapikit, yun po, ang ganda ng nakikita ko. Mga scenery, mga flowers, sa park, sa tabing ilog, sa bukid, yung mga backward na pangyayari sa kabataan ko. Sabi ko nga, kung may camera lang ang utak ko, na-picturean ko na. One time, titignan po yung sarili ko. Sabi ko, medyo malaking tao naman ako, pero parang aliit ko. Nakikita ko yung mga paa at kamay ko, parang kahoy na lang, na binilutan lang ng balat. Kinakausap ko po si Lord. Sabi ko, Lord, kung di mo pa kukunin, ang agreement ko sa iyo, ay aking patutuusan man lugar o dako ang kabutihan at kaluwalhatian na ginagawa mo sa buhay ko. Sinasabi ko rin sa kanya, Lord, hanggang 54 years na lang ba ako, Lord? May pangyayari po na nais kong umawit habang nasa ganong kalagayan. Alam ko marami akong alam na kanta, pero walang pumapasok sa isip ko. Kanta nila Don Moen, Hillsong, sa mga ibang gospel singer, pero wala po talaga. Nag-isip din ako ng kanta namin sa choir, kasi member po ako ng choir. Pero wala rin pumapasok sa akin na kanta na. Hanggang sa isa lang talaga ang pumasok sa isipan ko na kanta. Ito'y kinakanta rin ng mga bata. At yun ang inulit-ulit na kantahin ko.
Kasi po nag-iisa lang ako sa ICU. Ito po yung kanta na "With Christ in my vessel, I can smile through the storm." One time, may nurse na po na naglinis sa akin. Sabi niya, "Kuya, magpasalamat ka kay Lord kasi ako yung isa sa nag-assist sa'yo sa mga procedure na pinagdaanan mo. Alam mo, Kuya, nag-50-50 ka." So that time talagang naiyak po ako sa Lord. Lubos nagpasalamat sa Kanya. One time, may nurse na ulit na nag-asikaso at naglinis sa akin. Sabi niya, "Kuya, kumusta? Kuya, alam mo ba kung nasaan ka? Doon po ako napaisip ng malalim." And then sabi ko, "Maprak Hospital." Sabi niya, "Hay, salamat. Hindi naapektuhan yung utak mo. Kasi yung ibang tinatanong namin, sabi nila nasa bahay daw sila. Yung iba nasa ibang lugar naman." So sabi niya, "Kuya, pagaling ka na kasi yung naunan sa'yo, nakauwi na." Sabi ko, "Talaga? Oo, nakauwi na." The next day, sabi niya, "Kuya, mag-ready ka kasi may darating na physiotherapist, tetest ka, mag-exercise ka." So, the next day nga po, may dumating, tinest nila ako, pero bagsak ako. And the next day, bagsak na naman ako. And the third day, yun, praise God, nakatayo na ako. At time na para ma-discharge sa ICU. Nung paalis na ako sa ICU, kinausap ko yung isang Pinay na nurse. At tinanong ko, sabi ko, "Asama talaga yung nauna sa akin?" Sabi niya, "Ay, Kuya, nasa heaven na yun." Dinala nila ako sa isang ward. Doon minunitro na ako. At nag-straight po ako doon ng 4 days. Saka ako na-discharge sa hospital. Bago ko ma-discharge po my ICU, naka-2 negative na ako sa swab test. And then on the 10th June of 2020, another swab test ulit. At ang result is negative again. Praise God. Naalala ko po yung nakasulat sa 1 Timothy 6:12. "Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you are also called, and have to confess, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses." Kasi ko po, pag pinaghinalaan ako ng loob, sasabihin ko, laban lang. I remember yung natulong ako sa corporate prayer na "The prayer of the righteous man avail much." At ang sama-samang pananalangin, kahit sa anong hadlang kaaway, ay tatagos at tatagos para makarating sa trono ng Lord. Nais ko rin po magpasalamat sa mga taong naging kabahagi ng buhay ko, sa mga nag-pray sa akin, sa pamilya ko, nag-pray and fasting sila, sa mga churches na involved, sa mga BS, nakarating hanggang Canada, New Zealand, Amerika, maging yung 700 Club Asia, ay pinag-pray din ako. So, unti-unti na po bumabalik yung lakas ko. At on the 14th of June, nakabalik na ako sa work ko. Ang lahat na ito, sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang pasasalamat. What an amazing grace. What an amazing love of God for me. Hallelujah.